ginagamit to pag malaking network. Okay. Pag maraming device ako connect. Kaya karaniwan, ginagamit to sa hotspot. Ito, class A. Class A. Cross hotspot. Yan. Oh, kaya pala. 16. Makikita nyo yung IP, oh. Diba? Yung IP range niya, ayan o, 10.0.0.0.0 to 10.255.255. Meron kang, ano yan, 16 million na IP. Ibig sabihin, meron kang 16 million na IP dito, na pwedeng gamitin. Sa isa lang na yan, boss? Oo. 16 million IP. May kutibuti mo na. Sawa ka na. Balik ka naman. Sorry. Number of IP address. Eh, di ba nakakita kayo 10.0.0.1? Oo. Di ba? Ito yung class B, oh. Figure string. Ito, bihirang gamitin to. Yung class B? Oo, yung class B. Pero na ako ginagamit yan, sa puti. Ginagamit ko yan. Ang karaniwang ginagamit yan, itong class C. Yan, yung class C. Yung 192.168. Yeah, meron niya 65,000. Sa BMAT at sa router. Na IP. Medyo konti siya, boss na. Sa BMAT at sa router ang makikita. Ngayon, pagpipili kayo ng IP, dapat within the range na yan. Sa ano yan, boss? Pang router lang? Hindi, pang lahat yan. Pang lahat na. Oo, yan. Pagpipili kayo ng IP, yan. Pwede yan. Eh na kayo, 192.168.0.0. Ibig sabihin, itong 0 na to, pwede nga hanggang 255 yan. Yung i-explain ko sa inyo, G, naalala mo? Pwede nga hanggang 255 yan. Gigets mo ba, John? Sample. Sample. Parang bulo sa auto ko lahat eh. Kaya nga, i-refer natin para pwede nang balikan. Sinula ko kay DD. Kaya ay, mali. Dito na nga lang ako titingin sa... Taran tayo sample dyan, boss. Asin yung ulat mo na. Oh, sample, ah. Well, gagamit tayo ng type C. Baba, mag-IP tayo. Gagamit tayo ng type C. 192.168.1.1 muna. .1.1. Yan ang magiging gateway natin. Wait. Saan? Gateway. Sa? Iyan ang magiging gateway dito. Papasok. Hindi ko nawan talaga ang doon. Diba? Meron tayong ano? Ito ah. Ito, gamit na gamit ito sa computer ah. Yung binubuksan nyo lagi eh, diba? Sa adapter. Ayan. Ayan oh. Diba? Tingnan mo na. Diba mayroon tayong IP address? IP address ha? Pagkakailan lang. Ang IP address, ito yan. Yeah, 65,000 na yan. Ito sa within the range na to. Kasama siya dyan. Okay? Yan yung IP address. Tapos, yung subnet mask, automatic, ano naman yan? 255.255.255.0. Yung gateway, ito yung sinasabi ko. Gateway nito. Okay? Sa... IP address, ang laging gateway ay 2LoIWAN. 2LoIWAN ha, lagi ang gateway ay 2LoIWAN ha. Ngayon, pag kumuha ka ng 1.1, dapat ang magiging series mo ng IP, dapat ganito, 192.168.1.2.
255. Ayan. Sabihin yung 2, pwede mo palitan hanggang 255. Ha? Ibig sabihin dito, pwede mo kang maglagay ng 192.168.1.2 hanggang 255 to. Ha? Pag gumamit, ito, titignan nyo lagi ito, ha? Yung pangatlong block. Ito, yung pangat, di ba apat yan? Apat na block yan. Apat na block. Yung 192 dito, 168.1.1. Kaya ito ay 0. Mag-umpisa sa 1. Saka dito, pwede kang mag-umpisa dyan sa 1 hanggang 255. Ha, ito. Ibig sabihin, itong 1 na to, pwede mo palitan hanggang 255. Pero pag pinalitan mo ng, pag pinalitan mo to, itong 1 na pangatlo na yan, pangatlong block, papalitan mo na rin yung range mo. Magiging ano na rin. Halimbawa, ginawa mo to yan. To na rin to. Na rin. Dapat magkatugma yan. Kasi pag magkaiba yan, hindi kayo magkaka-internet. Okay. Ha? Tandaan niya na. Yung pangatlong block, dapat pareho yan dito sa pangatlong block. Doon sa series. Magbabago lang sa dulo. Okay? Yung itong 2, pwede mo palitan hanggang 255. Pwede yung 3, 4, 5 hanggang 255. Magkakaroon ka pa rin ng internet. Kasi pareho ang pangatlong block mo. Ha? Ngayon, ito naman pangatlong block, pwede mo din naman yung palitan hanggang 255. Basta pareho lang mo palitan. Okay? Basta pareho yan. Ha? Ang subnet naman natin, ginagamit dito, lagi yan, 255. 255.255.255.0. Yan ang lagi yung subnet dito, ha? Subnet mask. Oo, subnet. Ayan. Ngayon, yung DNS naman natin, kailangan din. Dalawang DNS siya, isang preferred at isang alternative. Hindi ka rin magkakaroon ng internet pag wala ka nilagay na DNS. Anong nilalagay natin dito? 4 na 8. Okay, alam nyo na, kabisado nyo na to. Dito sa pangalawa. Okay, kabisado nyo na, ha. Dito kayo mag-focus. Sabi dito, hanggang 255. Okay? Ito. Kaya pwede nyo palitan yan ng hanggang 255. Pag gagawa kayo ng IP, kailangan pareho yan. Pwede naman kayo mag-decide kung anong gusto nyo. Basta tumugma siya. Sa ano natin, meron tayong tinatawag na 1 at LAN. Diba? Ngayon, example. Alam nyo yan, ha? Yung 1, saan galing yung 1? 100. 1. Internet boss. Ha? Pinasaksakan ng ano? Ang ibig sabihin ng 1, para pumasok ang internet. Internet yan, boss. Wide Area Network. Okay. Okay. So, sinasaksak yun, bakit ka internet? Pero yung ibig sabihin, hindi ko alam talaga. Yung LAN, local. Yung para sa mga area device. Network. Area Network. Para sa mga device. Ngayon, ang 1 ay laging galing sa source. Source yan. Yan ang magbibigay ng internet sa LAN. Ang ibig sabihin naman noon ay NAT. Pag nagbigay yung internet ng 1 papunta sa LAN, ang ibig sabihin naman noon ay NAT. NAT. Yan, NAT. Choc NAT. Choc NAT. Yan. Basta lagi internet ay 1. Ha? Ay LAN. Ngayon, meron tayong may router ako dito. Pumasok yung internet. Di ba? May LAN side dyan. May router uli ako isa. Ito ay 1, ito ay LAN. Ito ay LAN.
1 LAN. Ngayon, pumasok yung internet, di ba? Lalabas sa LAN or sa Wi-Fi. Okay? Wireless. Sa wireless. Ngayon, gusto ko mag-connect ng isang router. Di ba galing LAN papunta sa WAN? Ganun yan. Ito ay LAN. Ah, LAN to. Pwede ito ay papunta na sa computer o sa mga ano nila. O pwede pa din isang router. Bakit magkaduktong ay LAN to WAN? Kasi laging ano boss eh, yung pinaka source ng internet lagi boss yung WAN. O yung WAN. Bakit galing siya sa LAN? Yun boss, ang kasi boss, papasok siya doon boss eh. Hindi, eh ito yung internet di ba? Kasi boss, hindi siya pwedeng ganun? Hindi boss, kasi ang WAN kasi siya ang source, ang LAN siya yung lalabas ng internet. Mm. Di ba? Source to, di ba? Oo. Source, hindi pwedeng kong dalhin pa ganun. Ay hindi pwede boss kasi WAN sa WAN siya eh. Hindi bakit? Siya ano, hindi siya magkukunik. O yun nga, yun ang pinagagalingan ng internet. Halimbawa, putol pa to. Wala yan, di ba? Buburahin ko. Hindi ko pwedeng gawin to, ah. Hindi ko pwedeng ako mag-connect papunta dyan. Hindi boss, kasi magkaiba ng IPN boss eh. Sa madaling paliwanag, hindi pwedeng pagsama ng parehas in. Hindi parehas in yan boss eh. Kumbaga paras nung sa IP diba? Boss, hindi siya pwedeng parehasin ng IP kasi paano parehasin IP? Ah, ito ha. Halimbawa, ang IP ko dito, ay 192.168.5.1. Okay. O yan. Ang LAN ko dito ay 192.168.10.1. O yan. Pasok yan, mga internet yan. Tapos may LAN ako ulit dito. LAN ah, di ba LAN to? Tandaan nyo ah. 192.168.1.20.1. Nasa ano pa lang tayo? IP pa lang tayo ah, nasa IP ah. O yan. Router tayo, nasa router pa lang tayo ha. Yung ordinary yung router, wala pa tayo sa Microtech. Gawa na isang router. Gawa na isa. O, dalawa na, dalawa. O, yan. Hindi ako pwede kumuha dito. Hindi pwede. Pus, paano mo ikukunik yan? Pwede yung bypass yung isa. Halimbawa, mayroon akong... bypass yung isa. Pagyan mo na Microtech boss. Halimbawa, mayroon akong... hub. Oh. Oh, pwede. Di ba may hub ako? Oh. Tapos, meron akong router dito. Oh. Di ba? Ngayon, tanggalin mo na. Tanggalin mo na natin 'to. I'm a little brush. Burahin ko 'to ah. Tayo muna. Sabi ko na. Brush. Yan. Wala ito ah. Tatanggalin ko yung connection na 'to ah. Ngayon, meron akong hub. Tapos meron ako ditong router. Yung hub bibigyan ko ng internet. Di ba? Tanggalin na 'to. Yung hub, meron akong IP dito na 192.168.2.1. O yan. Pwede ko ba isaksak pareho yan dito? Sa hub? Ha? Pwede boss. Pwede? Pwede. Pwede? Ano ba ang hub? Di ba ang hub ay naka-ano lang yan, naka-bridge mode? Oo. Sabihin, pag sinaksak mo yan, magka-connect ka lang yan. Oo. Ngayon, brush. Ngayon, stay, isaksak natin. Dalawa. Tapos ito, dalawa. Di ba naka-bridge lang yan? Oh. Ibig sabihin, sa loob, magkasama rin yan. Bakit? Bakit? Hindi ko pwede pagsamahin doon. Paano mo madudugtong yan, boss? Ah. Aba, hindi ba kayo may port yung hub? Sa DHCP yata yung pinagkatalo. Ha? Sa DHCP. Di ba?
May IP ako dito. May common IP na ako dito na 2.1, di ba? Pagbibigay ng 2.1 dito, ito ay 1, ito ay 1. LAN. Di ba? Sabi nyo kanina, hindi ko pwede pagsamahin niya pag ganun. Eh, di ba? Pag may hub tayo, magkakasama lang yan. Sa hub kasi mas may... Ito yung port ng hub. Sa loob, magkakasama lang yan. Parang daliri. Pag sinaksak mo, magkakasama lang yan. Magkakakonekta. Oh, di ba? Pero alam ko, pwede. Pwede siya, gagana siya ganun. Di ba? Yung kanina talaga, hindi... Ito, may dalawa tayong ano. Tuwan yun eh. Ah, ito yung hub natin, oh. Oh, sasaksakan natin ng port dyan, ng wire. Di ba? Oh, ano? Ang IP ko dito ay 2.1. Boss, yung nandun sa sample mo kanina sa taas, saan galing yung internet niyan, boss? Ha? Ah? 1? Galing 1? 1, sa ano sila nakonit mismo yung diretsyong internet? Ha? Ah? 1, ito 1 din to eh. Paglabas, eh, itong 2.1 na LAN yan. Pag lumabas na ng hub yan, magiging 1 na yan. Ibig sabihin, boss, yung sample kanina doon naman na yan, galing yan ng hub. Ha? Ay, alam ko na. Galing yan ng hub. Pwedeng galing hub, galing splitter, galing kung saan, o ano. Okay, ba? Ito yung makapagod na. Alam ko, kapaliwan. Hindi ko maano. Ngayon, sige, ganito. Ano ang magiging IP na itong dalawa? Yung nilagay mo. Pag nakasaksak sa hub. Hindi, yung sarili nilang IP. Sarili nilang IP, boss. Ano ang magiging IP? Ayun, 10.1 at 20.1. Yung nilagay mo. Yan, yung IP niya. Hindi pwede magkaparehas. Hindi pwede magkaparehas yan, boss. Kasi pag nagkaparehas, walang internet ang isa dyan. Tama. Tama yung sinasabi nyo. Eh, dito sa WAN. Sa router, laging dalawa ang IP. Oh. Isang WAN at isang LAN. Oh. Ano ang magiging WAN IP na ito? 0.1. Ano magiging 1 IP? Itong dalawa. Oh, ito ay 10.1, di ba? Na 20.1. Pag nagsaksakan ng device, sa 20 ang magiging IP nila. Sa LAN, pag nagsaksakan ng device, ang kakapturing niya ito. Pag nagsaksakan dito ng laptop, ang kukunin nito 20.1. Hindi static yung... Sabihin, ang pwedeng ibigay sa'yo, 20.2 hanggang 254. Diba? Itong isa, pwede kang bigyan ng 10.2 hanggang 254. Itong isa. Ngayon, itong 1. Ano magiging IP niyan? Static. Na dito nakasaksak. Nasa ano pa lang yan? DHCP pa lang yan. Yun lang, hindi ko na alam. Pero ano ko static yun? Static yung 1. 168. Yeah, right. 2. Ang magiging IP nitong dalawang router na WAN ay galing dito. Diyan, ayan. Para ikukunin niya na yan. Ang pwedeng maging IP nito ay 2 hanggang 254. Yan, dalawa na yan. Kasi galing siya doon sa naglalabas ng IP. Siya na, siya na magbabato doon. Okay, ha? Tandaan niya yan, ha? May hub tayo, pwedeng walang hub. Pwedeng rektang pareho sa router yan. Diba? Dynamic pa lang yan, ha? Dynamic. Niya, ang kukunin niya, ito, yung LAN nito. Diba? Yan ang galing. Tandaan nyo ha, lahat ng router, dalawa ang IP. Ito ay LAN, ito ay WAN. Ito galing na kay PLDT yan. Si PLDT, meron din niyang LAN and WAN. Ha? Tandaan nyo yan. Ngayon, itong LAN nito, itong router na to, yun ang magbibigay ng IP sa kanila. Okay? Kahit wala yung hub, pwede mong erect sa router, di ba? Okay. Pwede mo, may mga port naman yung router, may port yung microtech. Yan. Yan yung ginagawa ni, ano eh. Di ba? Ngayon, ang magiging IP nitong dalawa na 1 ay galing dito sa 2. Pwede silang maging 2 hanggang 254. Yung dalawa yun, ha? Basta lagi yung tandaan, ang IP ng router ay dalawa. Okay? Isang WAN, saka isang LAN. Ayan o. Ha? Ayan. Ngayon, di ba, nagko-config tayo noong modem ni PLDT. Ang nagbibigay ng IP sa kanya, yung Microtech natin. Ngayon, ang LAN IP niya, di ba, yung 100? 100.1. O, yun ang IP niya.
Ngayon, ang pwede niya ibigay doon sa client, 102 hanggang 254. Okay, medyo may naano kayo ha. IP pa lang yan ha, IP. Ngayon, sa IP, ayan ang ating pwedeng gamitin. Ayan. 2 hanggang 254. Mahaba yan. Ha? Tindihan nyo na ha. Lagi dalawa ang IP ha. Lagi dalawa. Isang WAN at isang LAN. Kaya pag in-access nyo to, meron isang LAN. Diba? Or LAN or local. May kita nyo yan dyan. Ano, G? May naitindihan ka ba? Ganun din sa Microtech, pre. Paras lang, pre. Paras lang yan. Ito ha. Sa router, isa lang. Isang set lang sila. Isang WAN, isang LAN. Sa Microtech, pwedeng 5 ang WAN, pwedeng 6 basta. Pwede. Extended siya, boss. Sa Microtech, pwede rin 5 ang LAN. Puro palabas, puro papasok. Hindi, dapat may one LAN ka din. Sabi, pwede yung 5 yung pumasok, pwede yung 5 yung lumabas. Sa Microtech yun. Sa router, isa lang. Sa papasok, isang lalabas. Sa normal na router. Kahit yung modem ni Huawei, isa lang yun, daling lalabas. Sa Microtech, pwede mong pasukan ng 5 WAN, pwede mong palabasan ng 3 or 1. Pwede yung 1, pwede yung 4 ang lalabas. Ganun kadugo to. Kaya yung pag nalagay na purpose na, boss. Ganun kadugo to. Ano siya? Kumbaga, ano siya? Pag nalagay, marami pa nilalagay. Isa papasok, dami lalabas. Ang purpose kasi nito, kaya pwede yung isang pumasok, pwede yung madami ang lumabas, iwahiwalay na network. Iwahiwalay. Halimbawa, ikaw yung nandito, si Warren yung nandito. Hindi kayo pwedeng magkausap, hindi mo pwedeng ma-access yung nakito yung mark. Ginagamit yan sa mga company. Bawa yung billing, hindi pwedeng ma-access ng mga nasa... Para hindi ma-hack. Oo, para hindi na mabuksan yung mga files nila. Kaya may ganun yan. Kaya network niyan, pwedeng lumabas yung lahat, pwede 10. So, depende sa slot niyan. Kung ano. Meron ka lang yan. Oo. Bali, 10 yan eh. Ang isang slot pa nito, ilan yan? Sabihin, may IP tayo mula 2 hanggang 255. Pwede mong palabasin yung dito. Isang slot lang. Ganon kang kasalimuot to. Sasabihin mo sa akin. Ganon kasalimuot to, ha? Masakit sa ulo ko na talaga yan. Combination yan. Ito, Dynam. Di ba yung... Diba ito, pwede mong i-dynamic, i-static. Oh, yan. Dito, ganun din. Pwede mong pagsama-samahin lahat dito yan. Combination, ano, kung depende sa... Ikaw nga ang gagawin para ikaw mag-design mismo ng network. Ibig sabihin, boss, sunod-sunuran lang siya. Ayan, ito, intindihin nyo yan, ha. Dalawa lagi ang ano nito, ha. Isang set, isang WAN at saka isang LAN. Ngayon, di ba, naglalagay kayo ng IP sa computer. Pag sinaksak nyo sa BIM, doon naglalagay kayo ng IP. Di ba, nagkaka-internet pag nilagay ng 235 or 236. Ibig sabihin, binibigyan kayo ng IP ni Microtech. Yun ang nagbibigay sa inyo ng internet. Yun yung LAN ni Microtech. Di ba? Kasi ang laptop, endpoint na ito eh. Hindi na maglalabas ng LAN ito eh. Diba? Kaka-capture lang siya ng internet eh. Diba? Kumbaga, endpoint na siya ng mga router. Kumbaga, pati yung cellphone, hindi naman siya maglalabas ng LAN ito eh. Diba? Wala, pag naglabas na... Pag mag-share ka na naka-wifi ka, hindi malabas wala eh. Ay, cellphone pala pwede. Yung ano? Hotspot. Yung hotspot. Hindi, boss, nakamatay. Boss, yung ano? Alin? Yung pag naka-data ka, pwede mag-hotspot. Pero pag naka-internet... Pag naka-wifi ka, hindi. Hindi, boss, wala. Subukan ko na. Pag naka-data lang. Endpoint lang talaga. Endpoint lang talaga. Ano? Ibig sabihin, nagka-capture lang siya ng LAN IP. Wala siyang WAN. Wala siya parang intake. Pag nagkaroon siya ng lawan, baka pag-distribute ko siya. O baka, siya lang yung kaka-capture ng IP. Siya na yung dulo. Siya na yung dulo nito. Yun ang i-invent. Okay. Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na paggamit ng IP, ah.
Yan ah. Ay, alam nyo, naiintindihan nyo na yan, ng IP na yan. Ha? Ba't boss kaya ano, puro 888 yan ano na? Yung 888 kasi, ano yan, Google DNS server. Yun yung pics niya talaga. Google DNS server. Pero, pag nilagyan mo to ng, kung ano yung gateway mo, pag nilagay mo gateway mo dito, magkakaintan ito. Ah, meron pa. Kumbaga, ang ginagamit mong DNS, yung sarili mong? IP. Sabi yung sarili mong modem. Modem. Ngayon, ginagawa natin 888 kasi mas mabilis yung DNS, yung server ni ano, server ni Google. Kaya yun ang karamihan yun ang ginagamit, server ni Google dyan sa DNS. Huwag kang gateway nilagay dyan, wala rin ano na, alternate ano. Pwede mo nilagay na 888 dyan. Ibig sabihin boss, ihinati mo lang yung kasi itong, yung itong alternate na to, optional yan. Kumbaga pa nang ba? Optional yan. Yeah. Optional yan. Ibig sabihin siya, ano siya? Ito, tandaan nyo to ha. Kahit saan siya. Yung, gateway, laging walang dulo. Diba? Pag-gateway lang yun. Gateway lang yan. Ito, pwede mapalitan to ng 2 hanggang 255. Pero pag pinalitan mo ng 2 hanggang 255 to, dapat papalitan mo pa rin to. Para may internet ka pa din. Yun ang nilalagay dito. Ha? Bali yung gateway, boss, yan yung ano, default gateway, no? Yan yun, yung gateway. Yun tapos yun. Yung IP address, yun yung .1.2 2255. Hindi, .1.2. Yung gateway pala yung .1.2. Gateway kasi yung sa taas yung... Sa IP, yung sisimula ka na sa 2. Okay. Yan, ha? Makasagot na, oh. Ha? Nakakasunod na. O, ngayon? Malaglang. Mamambula na yun. Ayan, at tawag dito, ano ba? Ito lang naman karaniwan, eh. Ayan lang. Ngayon, itong isang IP na to, itong ginagamit sa hotspot. Halos ganun din yan. Halos pa rin lang yan. 10.0.0.1. Gagawin mo lang 1 to para makakuha ka ng gate, para makuha mo yung gateway nila. Ah, kaya pala papalitan sa dulo. Oo, ayan. Yun na pala yun. 1 yan. Ngayon, pag kumuha ka ng IP niya, pag kumuha ka ng address niya, IP address niya, magiging 2 na. Sabihin, ito, pwede mong palitan ng 255. Tignan nyo ito ha, pansinin nyo. Ang pwede nyo lang palitan dito ay dulo ito. Lang. Dulo lang. Ito, pangatlo lang. Long. Sa kanya, pwede mong palitan mula pangalawa hanggang pangatlo. Para ito, pareho lang ito eh. Ang pwede mo lang palitan din dito. Isa, pwede mong palitan yung pangalawa, pangatlo, kaya napakarami niyang IP. Datuan pa rin yung dulo na, boss? Oo, pareho lang yan. Datuan din yan yan. Sa gateway? Oh, gateway niyan. Para magka-internet ka, gagawin mo dato niyan. Kaya napakarami ng IP sa class A. Ibig sabihin, may default din, meron din gateway siya. Kumbaga meron sa side bubble ko. Talan. Yan mo. Yan mo. Nimutan ko tama. Hindi, parang ganun nga yung na-explain ni boss kanina. Kailangan na... Kasi yung ano yun. Ayan kasing, ayan kasing IP. Ayan nga, pansinin nyo nga, IPv4 yan ha. Ito yung binuksan natin. Ayan yung binuksan natin, no? Yung IP address pala. Ayan o, IPv4. Ayan yun. Diyan nyo, yan yung nilalagay. Ito yan, kaya, ayan o. Diyan yung kukunin yung nilalagay nyo dyan. Based on sa design yung IP. Kung anong gusto nyo. May IP address din pala, ano? Microtext code pa yun, yung gateway. Ito, di ba? Ito, di ba? Pag sinaksak nyo, kaka-capture na lang siya ng ano? O, sasalo na. Sasalo na lang siya. Either i-dynamic mo siya, or static. PPPOE mo siya, or static. Sa Microtext, ikaw ang gagawa. Ilalagay mo yung internet, ilalagay mo yung PPPOE, ilalagay mo yung gateway, ilalagay mo yung LAN. Ito hindi. Kumbaga, pipila pa na lang ito eh, di ba? Tama? Pag sinaksakan mo ito ng internet, halimbawa, sinaksakan ko ito ng... Ano ba yung example natin? Ito yung 2.1. Sinaksakan ko ng 2.1. Ba, dynamic. Ina-dynamic mo na lang siya ron, di ba?
Baga, internet na. Diba? Baga. Automatic na yung LAT niya. Sa Microtech, hindi. Ikaw maglalagay ng... Kailangan alamin mo yung ano, yung internet mong pagkukunan. Kailangan, kung anong... Kung dynamic, static, o anong pagkukunan. Pag ipinasok mo yan dyan, ikaw magseset sa Microtech. Pinasok mo yung internet, seset mo kung ano yung internet na kinuha mo. Ikaw ang gagawa. Gagawin mong BPOE, dynamic or static. Tapos ikaw ang gagawa ng LAN. Gagawin mo yung gateway. Ikaw ang gagawa nun kasi ito automatic na. Nalabas na yung LAN yan pag tinama mo na yung WAN. Pag ginawa mo na yung WAN, nalabas na sa LAN, di ba? Ito hindi. Pag pinasok mo yung internet, wala pang lalabas. Wala pang lalabas. Ikaw pa ang gagawa. Ikaw pa ang gagawa ng LAN. Ngayon, eto pa isa. Di ba? Papagkakonekta yan. Sa Microtech, solo-solo yan. Ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw rin pala magbubukas ng gate nung... Ikaw lahat magdidesign yan, pre, dyan. Ibig sabihin, device support yan. Yung isa, intake, kumbaga one siya. Pwedeng lagi, pwedeng one lahat yan. No. Isa lang ang lahat. Pag, pag ginawang lang yan, mayroon pa siyang IP address sa akin, tapos may gateway pa rin. Sa akin po pala, support, kailangan pa rin. Gagawin mo yung sa loob. Gagawin mo yung line niya sa loob. Akala ko gagawin na lang, gateway na lang, mga ng IP address, hindi na magsasama yung support yun. Paanong hindi na magsasama? Diba doon sa ano, lagi magkatambal yung ano? Oo, oh, yung one at saka yung LAN. Lagi magkasama yung kinukuntig. Yan, dito. Gateway na lang talaga. Hindi. Kasama pa rin yung ano, IP address. Kasama pa rin yung IP address. Parang ganun pa rin. Oh. Kasi kala ko, gateway na lang kata. Hindi mo Ikaw nga magpo-program pa rin. Ikaw ang gagawa nun. Yan, yeah, hindi ko nga sabihin. Akala ni Gama, kasi sinasabi. Ang sinasabi ko kasi, di ba, gateway na lang siya, palabas na lang LAN eh. Oo, yung LAN diba palabas na. Diba sa router, pag kinuntig natin ng ano yan, static. Lalabas na siya, automatic. Sa LAN, di ba? Automatic na yung NAT niya. Baga, tatransfer niya na mula 1 to LAN, automatic na pag ginawa mo na yung LAN. Ito hindi. Ayan, gagawin mo pa yan. Pag pinasok mo yung 1, gagawin pa rin yung LAN. Lalagay mo pa rin siya. May ikaw pa rin na mamimili ng IP. Access mo pa rin. Dito, di ba, may naka-default na na 0.1. Oo, naka-default na yan. Diyan, wala. Kumbaga, wala, blanco yan. Yan pala, wala ko ito pala yung pag-box lang talaga. Pag binili mo talaga, hindi mo magagawin dyan. Ikaw ang gagawa ng LAN dyan. Ikaw mag-design talaga lahat. Depende sa gusto mo. Wala ko lang kalaman naman sa loob. Gusto mo magsama-samaan yung lahat ng yan. Kung pwede mong ito lang, pwedeng yun lang. Mamuhan, wala ko kalaman naman sa loob. Pwede mong gawing internet lahat papasok dito. Ito, lahat LAN. Pwede isang internet, lahat LAN. Pwede bakante yung isa. Pag-chat sa kamang, wala mangyayari. Pag sinaksak mo dito, may pwede. Ito pa isa. Pwede ito, dynamic, pwede static, pwede BPOE. Ayos! Hello? Di ba sa router, may nababasa kayo pag binuksan nyo. Dynamic, DHCP, dynamic, PPPOE, static, di ba? Nababasa yun dito. Sa Microtech, pwede nyo pagbukod-bukod rin yan. May static dito, may dynamic dito, may PPPOE dito. Kumbaga nakaset pa doon dyan. Ikaw ang magseset. Kung para sa inyong mga DHCP, yung static, yung ano yung pinagkaiba ng mga yon? Ah, sige. Lampinalan. Ang galing mo, bata. Kung may tanong kayo, tanong nyo. Yung DHCP natin, dating connection natin yun. Yung naka-open na pre. Open lang. DHCP. Wala nga tayo. Hindi ko alam mga pinagkaiba ng... Yun yung mga sakit sa ulo, yung configure sa bib. Nasa bib yung ano. Yan ah. DHCP, static IP address is unique number space same name. Dito pumapasok yung ayan. Ano lang yun? Kasi nga ba yung magandang paliwanag yun? Ayan o! Ayan o! Ayan o! DHCP automatically. Yung DHCP, automatic yan. Nakalagay. Ayan o! Automatic assign. Automatic assign IP address. Ibig sabihin, pag mayroon kang isang router, may LAN to, di ba? May
may IP lalabas dito, 2.1. Pag sinaksak mo dito, automatic na siyang, pag naka-DHCP ito, automatic na siyang magkakaroon ng IP galing dito. Automatic, ha? Ngayon, pag ito, in-static ko, pag sinaksak mo dito, i-static mo rin dito. Kung ano yung IP nito, i-input mo dito. Sa static. Halimbawa, 2.1 to. 2.1 nalabas dito, naging gray. Alam nyo naman kung ano na yung IP address nun. Ibig sabihin, 21255. Ilalagay mo dito, example, ang gusto mong ilagay dito ay 192.168.2.2. Magiging gateway mo ay 2.1. Kumbaga, ikaw ang maglalagay ng IP. Pag sa static. Pag yung static mo to. Baka ito. Pag naka-DHCP, automatic na siya kahit hindi mo na siya magdala. Oh, pag naka-DHCP yung magbabato, pag saksak mo, magkakaroon na siya ng IP. Automatic na. Ang mamimili ng IP, ito. Depende sa kanya kung anong ibabato niya ng IP. Pero pag in-static mo to, pag sinaksak mo, wala internet. Ikaw ang mamimili ng IP na ilalagay dito para magka-internet. Ayun ang pagkakaiba nila. Kakain din siya, hindi mo kaya tingpig yan. Ayan. Hindi, on yun. Open siya. Open yung DHCP. Yan ang pagkakaiba, ha? Pareho ng IP na lalabas. Yung pagkakunfig ang magkaiba. Yung DHCP, automatic. Nakalagay, ayan na. DHCP or automatic assign. Automatic siyang mag-a-assign ng IP dito. Sa static, ikaw ang mag-a-assign ng IP dito na galing doon. Reverse naman siya. Ikaw ang gagawa ng IP para sa kanya. Dito nyo makikita yan. Halimbawa, itong computer. Sinaksak nyo. Ayan, mayroon siyang IP. Sabihin, nakadynamic yung router. Ngayon, pag sinaksak nyo yan at walang nakukuhang IP, walang lumalabas, naka-static to. Kayo ang maglalagay. Parang yung ginagawa ni Warren dito. Tinatype niya yung IP dito. Ibig sabihin, naka-static yun. Ayan, in-input niya manual. Use the following IP address. Ibig sabihin, static yan. Isa ang nag-i-input ng IP. Pag dynamic ang gusto mo, yung automatic mo lang siya. Ayan. Ang bahala na yung router kung anong IP ibibigay doon sa computer. Pero pag sa hub, yan ang pagkaiba, ha? Pag sa hub, sa POE, na media converter, pwede na yung type. Yung isa pa, PPPOE, iba pa yon. Kaya pala nung yung sa dun na inumpig namin, naka-use the following IP address. Kasi kami yung maglalagay. Diba, ang default IP number ay lagi 1.20. Naka-static yon. Pag sinaksak niya, wala. Walang IP, di ba? Na maglalagay pa kayo ng IP doon para ma-access niya siya. Ganun yun. O, ano pa tanong? Naitindihan niyo na yung 1 at 1. Nasa 1 and land pa lang tayo, ha? Nangandang yung smell cook check yung ako. Ako 10 boss, 1 pa lang ako, eh. Nasa 1 and land pa lang tayo, ha? Smell cook check mo lang. Pero yung sa IP, naitindihan ko parang sa... Ano, may tanong. Para lilipat tayo sa microtech, makakita niyo na yung masalim, mas masalim mo. Yun na, take it. Ano pang tanong dyan? Router pa lang yan ang pina-explain ko sa inyo, ha? Sa bagay, tawag naman din naman dito. Router, tawag nila, server, tawag ba dami? Daling tawag sila dyan. Sa ating microtik. Okay. Okay, nasa one and lock. Sabi nyo, hindi pwede. Pagdating dito, pwede. Boss, paano may co-connect yun doon sa wire sa wire? Ha? Kahit yung AP mo kasi dyan, hindi gagawin sa AP. Ay, kung may splitter ako dito. Kahit pa po. Splitter. Ano splitter lalagay mo? Ano splitter yan, boss? O, dito pala. Ito pala yun, di ba? O, may connector sa wire, ha? Yung dalawahan? O, di ba? May splitter dyan. Ay, pa. Nakagawa ng internet yan. Ang kulay po tayo. Ay, ganun din naman dito, ha? Iba yan, boss. Yung device yan, boss. Paano iba? Magka-connector lang din naman yan, ha? Para splitter din lang yan, o. Ganun lang yan, eh, o. Average mo dyan, kaya kung ano. O ano, okay na yung 1 inland, ha? Nasa 1 inland pala tayo ng router, ha? Grabe siya, o. Nasa 1 inland pa lang. 1 inland pa lang yan. Okay, ngayon, di ba, may modem TP-LDT dyan sa server natin. May 1 inland. Tapos, kung may babasa nyo, yung edge router,
may one and land din yun. Yung microfix doon, may one and land din. Yung ano natin, yung OLT natin, bridge lang siya. Wala siyang IP. Kumbaga, dadaan na lang siya. Wala microtech, dadaan na lang siya. Kumbaga, siya lang mag-re-refine ng... Siya lang ang, yung OLT natin, siya lang ang mag-hold noong mga box. Top nung modem. Talaga. Pero yung internet, galing pa rin kay microtech. Okay? Ngayon, yung connection natin dyan, wala kay PLDT, pababa kay... Pababa kay edge router, pababa sa microtech. Yan. Si Pete, sabihin ko si Microtech para po, alapos para siya yung sa Master Sound sa Equalizer. Alin? Para siya sa Equalizer. Hindi. Magkasama yung Equalizer at saka yung amplifier. Si Microtech? Ay, booster. Parang booster, boss. Hindi. Hindi yun. Nag-set talaga ang total process na siya. Siya na kumontrol sa lahat. Si Edge Router, ano na siya, dadaan na lang ikahe. Ah, ano siya, Israel. Kasi yung tagalinis lang ang internet. Hindi, hindi, hindi. Di ba may modem CPLDT? Hindi na natin ginagamit yon. Hindi na natin ginagamit yon. Kumbaga, yung internet, ang totaling mag-handle niyan, si Edge Router. Bago niya ibabato kay Microtech. Naka-bypass na yung ano dyan, naka-bypass na yung router ni PLDT. Naka-bridge mode na yan. Ibig sabihin, pag bridge mode, direkta lang yan, lusot. Bridge mode, lusot. Ang IP na galing sa server ni PLDT pumapasok sa Edge Router. Hindi na doon sa IP nila. Hindi na doon sa modem nila. Ang nag-hold talaga ng internet dyan, yung Edge Router. Siya ang kukuha doon sa PLDT. Tapos si Microtech kukuha doon sa Edge Router. Pero yun, buhay pa rin yung router ng IP. Buhay yun. Naka-bridge mode yun. Pag pinatay mo yun, patay din yun. Wala din internet. Kasi siya sa kanya dadaan. Pero bridge mode na. Hindi siya mag-hold ng process. Okay, sir. Okay, nagigit siya. Ano, may tanong pa dito? Lilipat na tayo sa microtech para dire-diretso na tayo. Tara. Nasaksak na yung microtech dito, pre. Parang ilaw. Meron na yun. Meron. Saan yung lang sa nagkatabi? Pabukod nga palang ilaw niya. Ang microtech, ang kailangan natin dyan ay windbox. Okay? Bakit wala ang wind? Wala ang microtech. Kaya nga, wala. Dapat dilitaw siya dito, di ba? Ibig sabihin, saan siya nakasaksak? Number mo niyan eh. Ito. Chip ko lang ko nakasaksak mo. Meron siyang IP. I-obtain lang natin siya. Parang nalindol. Wala pa rin, no? Kasi isa one nakasaksak. Nasaksak nito sa 2. Kailangan sa 2 siya nakasaksak. Oo. Yan na, oh. Mayroon siyang IP, oh. Yan na nyo, ha? Ibig sabihin, naka... Magkano siya? DHCP. DHCP. Pag binuksan mo dito, walang IP o. Di ba? Walang IP o. Di ba? Matikil eh. Pero, nakikita na natin siya. Nakikita na natin siya. Yan na siya o. Di ba? Yan o. Wala siyang IP. Di ba? Wala tayong nilagay. Pero, sa detail niya, meron na ang pinasok. Sabi, naka-DHCP siya. Naka-DHCP. May naka-static yan, pag na-detail mo yan, walang laman yan. Ikaw pa ang maglalagay sa IPv4. Ikaw pa ang mag-i-input dyan. Okay? Ano na ha? Ngayon, sa microtech, ang login niyan, admin lang. Walang password. Pag-default. Yan, connect niya lang. Yan na, ang loob niyan. Lagi niya naman siguro nakikita yan. Hindi. Lagi naman nakikita loob ng microtech. Di ba? Oo, nakakita ko lang pag magawa ng ano. O yan. Hindi na nagawa ng ATS. Hindi na nagawa ng ATS. Hindi na nakikita niya. Ako nakikita ko ganyan lang.
una natin gagawin, pag magko-configure niyan, i-reset natin. Meron siyang ano eh, meron siyang default config, ayan oh. Meron siyang default na naka-config na. Yung mga naka-default na siya. Okay? I-reset muna natin. System reset, ha? Walang default, no backup, reset. Okay. Totally zero na yan. Wala. Wala nang config, kasi unang bibilihin niyan, may default na config yan. Para ma-access nyo lang siya. Pero pag ginamit mo na siya, boss, walang papasok. Kasi hindi na naka-DHCP yan, boss. Wala na. Totaling wala na. Ikaw na talaga mag-design. Oo. Disconnected na. Ngayon, wala na siyang lalabas. Dito. Yan, tinan nyo ha. Ayan, identifying na lang siya. Wala na siyang IC. Meron pa rin. Turo siya. Ayan na, identifying na lang siya. Wala na siyang ano, di ba? Ah, meron pa rin. Sige, may na-default siya. Wala na siya, zero na siya yun. Ibig sabihin, na-record ni laptop. Ayan, wala na, oh. Di ba? Wala na laman. Kasi zero na yung IP niya, oh. Wala na siya nilalabas na IP. Hindi na rin makakakonek. Diyas, pre? Hindi yan. Okay. Oh, red bang ano, oh. Amira. Saan yun? Anong kagabi? Amira. Yung inayos mo, yung may birthday. Ano nangyari nyo? Eh, napuli. Ano nareset nila yan? Ulit yan. Hindi magpupula yan. Kahit i-reset nila yan, hindi magpupula yan. Pero wala yan. Putol, wala. Okay. Ngayon, hindi na natin ma-access yung Microtech. Wala nang IP. Diba? Ngayon, maglalagay muna tayo ng temporary IP. Para ma-access mo siya. Kahit anong IP lang na matripan nyo. Para ma-access na ng Microtech. Pwede yung 1.1 na lang. 1.2. Yung subnet, automatic 255.255.0. Okay? No? Pumasok ba? Ma-access na mo siya natin? Hindi pa rin. Wala. Zero ulit. Pwede mo kanina eh. Ayaw pumasok. Mara ito. 168.55. That's two. Yun. Pasok. Ma-access na natin siya. Basta meron ka ng IP temporary. Okay? Ngayon, ito na. Gagawa na tayo ng ano ba yung IP ni sir? Hindi ko lang. Naka-static tayo eh. Kailangan nating malaman muna kung ano yung internet na ipapasok mo. Kalikotin natin eh. Naka-static tayo sa... Yeah, okay. Pinipit ko ako, screenshot ko na. Pag-video yun. 236. Ayan, naka-static tayo sa 236, ha? Ang IP ni sir na ilalagay natin ay 217. 217? 236-217, naka-sir Ricardo. Okay. Kukunin natin. Ito na, pre. O, tingin, ha? Naka-static tayo. Ano, wala. Hindi ako ng konti, wala. Wala. Kapos eh. Kira pa. Yan. 236-217 ang IP ni sir, ha? Naka-static. Ngayon, IP. 1 pa lang to, 1 ha? IP address. Yan. Okay, IP address. Ilalagay natin yung IP ni sir.
192.168.236.217. Okay? 81. Sabihin, 1. Ito ang gagawin mo internet. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Ayan niya, pwede mo palitan niya. Ayan o. 8, 1, 2, 3, hanggang 10. Ibig sabihin ng Ether, 1, 2, 3, 10. Yung mga butas na yan, yung mga port na yan. Okay? Depende sa'yo kung anong gagawin mo internet. Gagamitin mong ano dyan, internet. Ayan, pwedeng ito, pwede nang isasaksak yung internet. Pero karaniwan, para hindi tayo malito, 1, ang internet natin. Okay? Okay lang. Pusa na. Oo, pusa na. Pero dapat, meron pala ito ang class 24. Oo, paano may ginagalaw? Oo, look, look. Hindi nagagalaw dito. Balik. Uy, paano ito? Yan. Okay? 24. Class 24. 24 ang IP block niyan. Pero kahit ano pwede yan? Ha? Kahit ano pwede? Oo, 24 lang. 24 lang ilalagay mo dyan. Kahit saan magawa, 24 talaga. 24 lang yan. Dito mo lang gagamitin yan sa microtech. Ito wala ka nang gagamitin dito, di ba? Wala ka, okay? 192.168. Yan ang ginagamit. Ta, 24 lang. Classic. Classic yan? Oo, classic ito. Classic ito, ha? Yan. Network niya, 0. Hindi yung gateway yan, network, 0 siya. Okay? Ngayon, nakapasok na yung IP. Di ba? Nakapasok na yung IP. IP pa lang yan, wala pa internet. Para magkaroon ka ng internet, ilalagay mo yung kanyang gateway sa routes. Okay? IP routes. Di ba? Bago tayo magka-internet, kailangan natin ng gateway. Ito, may IP na tayo. Lalagyan natin yung gateway. Sa route. Ayan na, route. Ayan, ito yun. Mag-a-add ka dyan. Okay. Ito yung gateway. Lalagyan mo yung gateway. Ano ano magiging gateway natin? 192.168. 192.168. .236.1. Okay? Check gateway ping. Sabihin, nagpiping yung gateway. Distance. Ito, ha? Distance. 1. Pag ang internet mo ay dalawa ipapasok mo. Pag ginawa mo yung isa, 2, yung isa, 1, dun papasok yung failover, o tinatawag. Pag may internet to, wala, itong 1, na internet, nawala yung 1, saka pala papasok yung 2. Pag mga abang siya. Pero pag para yung 1, sabay. Sabay yun. Okay? Okay na tayo sa gateway. Yan na yung gateway natin. Mayroon na tayong IP, may gateway na tayo. Ano pang kulang natin, pre? Not. But ito automatic na. Oh. Pag nilagay mo ng internet to, iba pa ito na sa LAN. Oh. Ito hindi. Gagawin mo pa rin dito. Punta ka IP, firewall. Ayun yung NAT to. NAT. Ayun yung NAT. A-add ka dyan ng NAT. Okay? Ito, medyo masalimuot dyan. NAT. Tapos, out interface. 81. Sabihin, palabas. Wala lang, palabas. Kukuha siya ng internet. Tapos, action, masquerade. Ayan, ang dami niya. Ang dami niyo pag-aaralan niya. Fly, okay. Ayan, okay na. May nut na tayo. Ibig sabihin, yung pag pinasok mo yung internet, pasok na kay Microtech. Pero wala pang lalabas. Kasi wala pa tayong ulan. Sarado pa ang ulan. Diba? Ganun kalupit yan. Okay? Ngayon, ano ba ang setup niya, sir? May hotspot siya dun eh. May hotspot, saka ano? Kumbahan. Hotspot, kumbahan. Kaya ginagawa niya kasi dyan, boss.
Kabila, hotspot. Oh, sige, ngayon. Sa hotspot. Okay na tayo dito, ha. Sa hotspot. Ngayon. Di ba, internet natin ay 1. Gagawin muna natin ang bridge. Takap. Ayan, bridge. Ibig sabihin, pagsasamahin na natin yung mga ports. Gagawa ka ng bridge. Yan. Tulay. Gagawa ka ng tulay. Okay na. Meron ka ng, halimbawa, yung bridge natin ginawa, papangalanan mo lang siya. PPPOE, kung magagamitin natin sa PPPOE, saka sa hotspot. Okay. Sabihin, yung tulay na yan, gagamitin natin pag PPPOE at saka sa hotspot. Ayan na. Okay? Ngayon, pupunta ka sa ports. Ayan na yung mga ports. Add ka ng port. Diba, ito na yung bridge natin ginawa. Ayan, o. Oh. Ayan na yung mga port. Ano yung gusto mo pagsamasamahin dyan? Siyempre, hindi na pwede yung 1 eh. Hindi na pwede yung 1. 7, 8, 9, 10, boss. Okay, gagamitin natin lahat para may maximize ni sir. Okay? Kasi may mga ano pa siya dyan, boss eh. Kakamitan ng mga client niya. Oo, oh, dyan din yun. So, dyan na yung PPPOE at hotspot, diba? Oo. Oh. Yan. Yes. Ah, di tarin na tayo. Ganda lang yan. I-add mo lang yung mga port. Ibig sabihin, binubuhay mo na yung mga yan. Plus ulit. Ah, plus ka ulit. Ah, 4 na. Add ka ulit. Isa-isa yan, di pwede nga na yan. Wala ko ano eh. Yes. Copy paste na lang eh. Hindi pwede eh. 6. Ito copy paste ha. 7. Hindi nga parang nung nun eh. Copy paste. Type control na eh. Control si pala. 8. Ito yung kumbaga, dinidesign na natin. Kumbaga lahat ng port magagamit ni sir. Kahit isaksak niya yung pambahay, yung pangas pag gagana. Oo. 10. Okay? Ibig sabihin, yung lahat ng ports na yan, magkakasama na para ng hub. Ang dating. Okay? Kasi automatic din yun eh. Okay, okay, okay. Naintindihan niyo na ha. Magkasama na. Ports. Ngayon, gagawa na tayo ng PPPPOE ni sir. Okay? Gagawa muna tayo ng PPPPOE ni sir. IP, una natin gagawin ay pool. IP address. Yan, kung ano yung gagamitin address sa PPPPOE. Ngayon, kailangan mamimili kung ano gusto nyo ng IP. Depende na sa inyo kung ano papasok yung... Kaya kayo mag-design nga eh. Ano ba? 192.168. Ay, maray, sorry, sorry. Name pala ito, name. PPPOE pool. Yung pool na tinatawag, yung mula 2 hanggang 254. Lahat. Oo, ha? IP address. 192.168. Anong gusto nyo IP? Kaya na mamili. 215. Ha? 215. 215. 215. That? 2. 2. 2. That's yan ah. 192. That 168. Eh, sorry. 168. That 215. That 254. Diba? Tama? 2 hanggang 254. Then, okay. Yan, makita nyo ah. 2 hanggang 254. 215. Tandaan nyo yan ah. 215 ah. Okay. Pupunta na tayo sa PPP. Diyan ginagawa ang PPPOE server. Okay? Plus ka lang. Add ka lang na server. Anong name? Di, gusto mo? PPPOE server. Mali. Server. Okay? Yung interface na tinatawag, yan yung pinagsama-sama mong IP. Ayan.
Yan yun, di ba? Yung ginawa natin bridge. Okay, ang max MTU natin ay... Ano? 1480. Okay, one session pero, sabihin sa mga address, kahit ano lang. Keep alive time up 10. Okay na yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang kasimple. Meron ka lang server ng PPPO eh. Okay? Ha? Ganyan lang yan ha. Ganyan lang kasimple. May server ka na ni PPPO eh. Sabihin, yung interface niya nasa PPPO hotspot. Yan yung bridge. Ito ginawa natin. Diba? Sa bridge naman na yan, nakapaloob yung mga ports. Okay? Okay na ha? Sabihin, interface, papunta sa bridge, papunta sa port. Kumbaga, PPPO server, ibabatch nyo lahat. Ilalapas yan lahat sa port na yan na ginawa natin. Okay? Ngayon, sa PPPO server, dyan natin gagawin yung secret. Alam nyo na ito, di ba? Secret. Yung ATS, di natin ginagawa. Profile. Ito, yung profile, yan yung mga plan. Okay? Halimbawa, gusto ko ng 5 Mbps. Okay? Yung remote address, doon yung kukunin yung pool. Yung ginawa natin kanina. Yung 2 hanggang 254. Oy, tulog na oh. Lalag na rin, pre. Lalag na. Yung local address. Ano yung address natin kanina? 215 ba yun? 215. Ano ito? .168.215.1. Ayan ha. Gateway yan. Sa DNS, kailangan din natin may DNS. Ano lalagyan natin? 8.8.8.8. Nagipan na isa. 8.8.4.4. Ito yung limit. Rate. Yan, dahil yung lalaga. Di ba 5 Mbps gusto natin? 5, 10 na malaki. Slash, 5 ulit. Ay. Percent. Ba, sorry sir. 5. M. Sabihin, RX and PX. Ayan o. Download and upload. Okay? Okay. Okay nyo lang. Ayan na, may 5 Mbps na tayo. Ganun, gawin, ganun ang paggawa ng plan ng gawain. Ha? Ganun ginagawa yung plan ng client. Sa profile. Sa profile. Ayan. Ganyan ang ano, ng plan ng client ginagawa. Gusto mo 10 Mbps, mag-add ka. 10 Mbps, local address, kung yung ginawa mo. Remote address, kung yung ginawa natin kanina, yung sa pool. DNS, alam nyo na yan. Limit, yon Mbps, kung ilan ang ipapatong sa client. Okay? Okay, tapos na. Ganda lang kadali ang PPPO ay gawin. Tapos na yun. Gagawa ka na lang ng secret. Yung ATS natin. Ngayon sila na bahala kung ano gusto nang gawin. Di ba? Tayo na namang gumagawa nun. Wala yata si sir niyo ganyan. Okay. Siya nagawa. Siya nagawa. Kung tinggabalkar doon. Tinagawa ko mga paano mag-aisa ng hotel yung nakakarami. Okay na ha? Ganda lang kadali. Ganda lang kadali yung gawin. Ngayon, sa hotspot naman tayo. Sa hotspot, kailangan din natin ng IP. Ano ilalagay? Anong gusto niyo IP sa hotspot? Dito ginagawa yun. IP address. Yan, dito ginagawa yun. Oh, suggest ng IP. Sa hotspot. 55.1-24. Palabas na kasi yan. Palabas na yan eh. Ano, ayun yung IP block. Ito na yung magiging LAN ng hotspot. Di ba may 1 na tayo? Ayun, kanina, yung 236. Ito na yung 1. Ngayon, ang interface mo, ito. Yung ginawa natin yung bridge. Kasi, dito niya yung ibabato. Yung ginawa natin mula 2 hanggang 10, di ba? Kasi yung 1, internet na yun. Ayun, no? Ayun. Okay? Di ba, yung bridge natin ginawa, nandyan yung 2 hanggang 10. Di ba? Apply lang natin.
Up, error, network address. Expected. Bakit? Kasi... Well, yung nandiyan, kasi gateway dapat. Okay, kasi dapat ito ay slash. Oh, gateway yan. Palabas na yan, di ba? Ah, slash. Kasi nakalagay doon boss slash eh, hindi siya ano eh. Dapat, palabas na yan, di ba? Palabas na. Ayan, palabas na yan. Ito, palabas na to. IP na ng hotspot to. Ito yung internet. Diba? Okay, okay. Ito, IP na ng hotspot. Okay, sa lakang port, magagamit yung hotspot. Ayan, PPPoE, di ba? Yung interface mo. Yun yung ginawa natin, bridge. Diba? Gumawa tayo ng tulay. Ayan, gumawa tayo ng tulay para may pagsama-sama mo lahat. Ito. Sabihin, pag ginamit mo yung PPPoE hotspot na yan, dito siya lalabas. Dito siya lalabas lahat. Okay? LAN ito ng hotspot. Ha? LAN ng hotspot yan. Dito yan lalabas. Okay? Yung ginamit kasi natin na bridge, PPPoE hotspot. Doon sa server ng pang-client, yung naka-PPPoE, di ba yun din ang ginamit natin? Ayan o. Server. Yun din ang ginamit natin. Same interface sila, di ba? Ayan na, interface. Sabihin, dito din lalabas. Yung, dyan din lalabas yung client at saka yung hotspot. Ngayon, kung gusto pwede nyo paghiwalayin yan, gagawa pa kayo ng isang bridge. Gagawa pa kayo ng isang bridge. Ito na yung bridge. Ayan, gagawa kayo ng bridge pa ulit. Kung pwede nyo hatiin ito. Gusto nyo yung hotspot lang dito o yung client lang dito. Hatiin nyo sila. Ibig sabihin boss, buburahin mo lang yung PPO, yung hotspot lang. Buburahin mo lang dito yung, wawa, buburahin mo lang yung 6 to 10. Ilalagay mo siya doon sa kabilang bridge. Dalawa na yan, doon mo ilalagay. Para ngayon, papipili mo niya sa dito. Papipili mo na siya dyan, dalawa na siya dyan. Dalawa na yung ginawa mong bridge. Papipili mo na. Yung isa hotspot, yung isa hotspot. Ang bawa, pinagpukod mo. Ganun yung design niyan. Kayo mag-design. Di ba? Ngayon, gagawin naman natin yung hotspot server. Tapos na tayo sa IP, di ba? Ayan na. Gagawin naman natin yung hotspot. Nasa ayon ulit tayo. IP, then hotspot. Ayan siya, oh. Okay, server. Then server, di ba? Set up tayo. Hotspot set up. Ngayon, interface ulit. Pupunin mo ulit siya. Then next, ayun yung IP ginawa mong 55, di ba? Nandiyan na siya. Next ulit. Ayan na, siya na ang gumawa. 55 to hanggang 254. Next ulit. Certificate, next. Server, next ulit. DNS server. Okay? Next mo lang yan. DNS name. Ito yung tinatype sa cellphone para lumabas yung login page. Pwede natin lagyan mo na air network. .net. Okay, yeah. Next. Local, wala na yan. Admin lang yan. Next. Tapos na. Ganun lang kasimple. Ngayon, address is 2. Kailangan lang address per MAC 1 lang. Sabihin, isa lang nagagamit nila. Isang ticket, isang cellphone lang. Isang ticket, isang MAC address. Okay na. Ayan. Tapos na. Ganun lang kasimple. Basta di. Tubuang mo, tapos. Nasundan ko siya. Pero, huwag lahat, boss. Hindi ko siya maano lahat eh. Kasi nagmula tayo doon sa may LAN and WAN. Sabi ka nagkarambol at sauli. LAN and WAN lang naman ginawa natin ah. Ayan o, IP address. Kung nga lang, boss. Ayan yung WAN. Kaya natin kayong sundan. Ito yung LAN. May video naman tayo, pwede niyong balikan. Ah, di ba? Kung may... Ay, ni-stop list, no? Ayan, meron pa! Ay, oo nga, na-stop. Sa bridge, may ginawa tayong ports. Ayun to, naisama natin, dapat hindi. Ito kasi ang magiging access point, sir. Tatanggalin natin siya dyan. Tatanggalin natin siya dyan. Murahin mo lang, remove mo lang. Igagawa natin siya ng bukod na IP.
Kasi di ba, bago natin siya ma-access, nagbigay lang tayo ng temporary IP. Oh. Ngayon, para pag nagsaksak si Sir sa 2, mayroon na siyang sariling IP. Okay? Isama na, hindi dapat kasama yung 2 ha. Tagdahin nyo ha. Ngayon, gagawa tayo ng sariling IP ng 2. IP address. Ah. Isip ulit. Ano gusto nyo? 192.168.25.1/24. Ngayon, interface niya ay 2. 23 na lalagay. Okay? Ay, sorry. Okay na yung boss. 23 na. Ano bang, ano sabi mo kanina? 25. Oh, sabi mo, sabi mo, hindi na pala nagbigyan. Okay? Interface ay 2. Diba? Ayan, 2. Hindi natin pwede gamitin yung iba, kasi nagamit na yung lahat, diba? Ito yung minakanti natin. Okay? Fly. Then, okay. Ngayon, ibig sabihin, boss, pindutin mo lang talaga siya na 2 solo. Yeah, oo. Kasi, ito na pakante lang yung 2. Ngayon, pag gano'n, naka-static na yan. Kung sinaksak mo yung 2, maglalagay ka sa laptop na IP address. Ayan yung gateway mo. 25.1. Para lang yung pagpapasokin mo din, gano'n siya. Oo, parang gano'n. Ngayon, para magiging automatic yan, hindi ka na maglalagay ng IP, IP address, then pupunta ka sa DHCP server. Okay? Ngayon, mag-set up tayo ng DHCP. Ayan na siya. Oh. Hanapin mo si 2. Ayan. Ayan. Next. Ayan na siya. Tapos, ayan na yung gateway niya. Ito na yung nabibigay niya na sa'yo kung ano yung pwede niya ipato sa yung IP 2-254. DNS server. Next mo lang. Time, next mo lang. Okay. Tapos na. Saksak na lang. Lagana na. Ngayon, punta tayo sa network. Yan natin kung gagana. Tanggalin natin ito. IP na nilagay natin. Dapat, bibigyan niya tayo ng 25. Ayan na. Bigyan na tayo ng 25.254. 25.254. Okay. Okay, di ba? Nag-automatic na siya. Yun na lang. Galing, boss, na paano nga ulit yan? Duguan mo pa. Hindi, may naman na po ang dami pa yan. Dahil mo ba't nagkaarambulan sa akin? Kasi ano eh, merong sa bawat inano natin, para babalikan mo siya, gano'n, di ba? Tapos may pare-press, tapos may pare-press yung pagkakaano niya, meron pagkaka-press, tapos yung iba naman, may pagkakaiba ng pag-access. Ano mo na, na-absorb mo na lahat? Hindi pa rin. Di ba? Kaulo ko, iniintindi ko pilit eh. Pero pagpapalit-aulit na tayo si seminar ng boss. Ang ginagalaw pa lang natin, IP, di ba? At saka PPP pa lang. Ayan pa lang ginalaw natin tatlo, at saka yan. Pero boss, kada sa kada linggo, boss, gagawin natin yan. Baka ma-absorb natin ang absorb niya. Ano pa, ulit-ulit na i-ano? Hindi, meron naman tayo yung sinya. Ito nga may video na, oh. Okay? Pwede niyong tingnan. Oh, in the meantime, ilang muna at wala na tayo matatrabaho. Malis pa kami. Uy, pa ba kayo? Nais na. Ay, pang meron pang biyaan yan. Pasa na lang ang Maria. Alas 10. Edit ko muna ito, tapos ipapasa. Baka may buhay ka pa. Unahin yung puntahan nyo. Una ko muna, ha?